Maingay at napakalakas ng hiyawan ng mga taong nakasakay sa roller coaster ride na umaandar ng napakabilis at umiikot-ikot pa sa ere. Hindi akalain ni Victoria na ganito kalala ang sinakyan niya, pero hindi rin naman niya maitatanggi na natutuwa siyang sinubukan ang mga naglalakihang rides sa parke na pinuntahan nila ngayon. Ito ang unang pagkakataon na makasakay siya sa ganito at sana hindi ito ang huli. Nais niya pang umulit ng umulit kahit na siya'y kabado dahil kakaibang saya naman ang binibigay nito sa kanya. Samantala, nakatayo at nakakrus ang mga braso ni Fabian sa ibaba habang hinihintay ang kanyang asawa na matapos sa bawat rides na sinasakyan nito. Hindi siya nagtatangkang sumama dahil bukod sa hindi niya hilig ang mga ganito, hindi rin niya talaga gusto ang ingay o sigaw ng mga tao na magkakatabi niya kung sakaling sumakay siya. Laking pasasalamat rin niya nang hindi siya pinipilit ni Victoria na sumakay dahil una sa lahat. Ang plano lang naman niya sana ay ang kumain sila sa labas. Pero dahil sa kasama niya, inasahan na niya magiging ganito ang kahihinatnan ng lakad nila. Grabe, ang saya pala sa ganito ano? Nakakatakot siya sa una, pero kapag natapos na, doon mong pagtatanto na ang saya pala. Kwento ni Victoria na sa wakas ay napagdesisyon ng mamahinga muna. Matapos ng wantusawang pagsakay sa mga rides na halos magpapaaos sa boses niya. Mukhang ang enjoy na enjoy ka, ani Fabian. Bahagyang nawalang ngiti sa labi ni Victoria. Pasensya na, ngayon lang kasi ako nakapunta sa ganito. No, don't be sorry. Ang ibig kong sabihin sa sinabi ko, masaya ako at mukhang nag-e-enjoy ka. Hindi ako namimiloso po. Ah, ganun ba? Napakamot si Victoria sa ulo niya at bahagyang natawa. Bakit ba kasi ayaw mo sumubok kahit isang beses lang para mag-enjoy ka rin kagaya ko? Okay lang ako, nag-e-enjoy naman ako. Paano? Nanunod ka lang naman? Huminto si Fabian sa paglalakad kaya tumigil din si Victoria. Saglit siyang napaisip sa tanong nito. Hindi naman siya nakakaramdam ng pagkainip sa pagtayo lang at kapapanood sa mga sinasakyang rides ni Victoria. Pero napaisip siya bigla, bakit nga ba hindi niya magawang magyaya umuwi ka agad kung ang ginawa lang naman niya ay tumayo at manood sa asawa? Kung yayayain, bakit ang sumakay dito? Papayag ka ba? Napatingin si Fabian kay Victoria na nakatingin sa Ferris wheel na nasa harapan nila. Saktong bumukas ang makukulay na ilaw nito na siyang lalo ng paakit sa mata ni Victoria. Unti-unti na natatabunan ng madilim na ulap ang kulay kahel ng kalangitan. Nagbukas na rin ang makukulay na ilaw sa buong parke at sa mga estasyon na siyang nagpakinang sa bawat mata ng mga taong naririto. Sige, ani Fabian sa katumingin sa kanyang relos. Pero pagkatapos nito, kailangan na nating umuwi. Sunod-sunod na tumango si Victoria, nananabik na sumakay sa loob ng kapsula dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Samantala, ang mga kasambahay sa mansyon ay ibala sa paghahanda ng hapunan habang wala pang mag-asawang lumabas ngayong araw. Maayos naman ang lahat sa kusina hanggang sa makarinig sila ng isang doorbell mula sa labas ng gate. Sarah? Opo, ako na pong bahalang tumingin sa labas. Ani Sarah sa kabinitawan ng kubyertas na inihahanda sa mesa para magtungo sa sala. Tumingin muna siya saglit sa monitor upang masilip kung sino ang nasa labas at halos dumawa ang mata niya nang makita at makilala agad kung sino ang taong nasa gate. Patay tayo dyan, bulong niya sa kanagmamadaling bumalik sa kusina para sabihin kay Manong Lusing ang nakita niya. Samantala, wala salitang lumalabas sa bibig ni Victoria habang pinagmamasdan si baba ang kabuuan ng parke. Ngunit, kitang-kita naman sa mga mata niya ang pagkamangha at tuwa habang kinukuha na litrato ang umaagaw sa atensyon niya. Humarap si Victoria kay Fabian na nasa kabilang pwesto. Tahimik lang din itong nakatingin sa labas ng kapsula at tila ba malalim ang iniisip nito. Agad niyang inangat ang cellphone para kunan ito ng litrato, sakto naman tumingin ito sa kanya. Pwede mo naman sabihin na kukunan mo ko ng picture. Naiilang nang umiti si Victoria. Kung ganun, mag-picture tayong dalawa. Ayos lang ba? Tatlong segundo tinagal bago sumagot si Fabian na dahilan ng pagtayo ni Victoria na bahagya naman niyang kinataranta dahil sa paggalaw ng kapsula ang sinasakyan nila. Sandali, anong ginagawa mo? Nilipat lang ako sa tabi mo para kasya tayo sa picture. At yun nga ang ginawa ni Victoria. Kasawal itong lumipat sa pwesto ni Fabian na hindi maitago ang kaba sa mukha dahil sa bahagyang paggalaw ng kapsula. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ayaw niya sumasakay sa mga ganitong rides.
Pakiramdam niya anumang oras, lilitaw sa harap niya si kamatayan. 4 na beses pinindot ni Victoria ang camera sa cellphone na hawak ngunit isang expression lang ginawa ni Fabian. Hindi nakangiti pero hindi rin naman nakasimangot. Oh, huwag mo sabihing lilipat ka pa. Takang tanong ulit ni Fabian kay Victoria nang muli itong tumayo. Ayaw mo ba? Inosenteng tanong ni Victoria. Ayos na sa'yo na magkatabi tayo. Bakit? Sino ba kasi may sabi na hindi kita gustong katabi? Kunot noon tanong ni Fabian. Naguguluhan sa mga paghingi ng permiso ni Victoria sa kanya na para bang may pinagbabawal siyang kilos dito. Wala naman, bumalik si Victoria sa pagkakaupo. Naisip ko lang na baka kasi ayaw mo sumama kanina sa mga rides dahil sa akin. Siyempre alam ko naman na hindi mo gustong magulo at sobrang ingay, kaya mas mabuti na yung may permiso mo para maayos. Mali ba ko? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Fabian. Hindi ko alam kung ilang beses ko na ito pinapaalala, pero hindi mo kailangang humingi ng permiso sa bawat gagawin mo, Victoria. Meron kang kalayaang gawin ang gusto mo, maliban na lang kung mayroong kailangang i-discuss na involved tayong pareho. Pero yung mga kagaya nitong simpleng bagay, hindi mo na kailangang magpaalam. Saglit na natigilan si Victoria na may maalala. Ah, siya nga pala, tungkol sa bagay na yan, may kasalanan ako. Hindi ko na kasi alam talaga ang gagawin ko. Anong ibig mo sabihin? Humugot si Victoria na isang malalim na buntong hininga. Ano kasi, sinabi na rin sa akin ni Noah yung tungkol sa kontrata noong nakaraan. Hindi ko talaga alam kung paano niya yun nalaman pero sa tingin ko, iniisip niya na may pumilit sa akin na pumasok sa sitwasyong ito. Kaya parang lagi siyang tanong ng tanong tungkol sa relasyon natin. Nag-aalala siya tungkol dito pero nilinaw ko naman sa kanya ang lahat. Na sarili kong desisyon na magpakasal sa'yo. Oo, kinakausap nga ako ni Lolo Alfonso pero wala namang sapilitan na naganap noon. Nanatiling tahimik si Fabian kaya ipinagpatuloy ni Victoria ang paliwanag niya hanggang sa mailahad na niya ang lahat. Namaya niyang ilang segundong katahimikan sa loob ng kapsula. Nakalagpas na sila ng tuktok na hindi nila namamalayang dalawa. Fabian, galit ka ba? I'm sorry, putol agad ni Fabian. I also have something to confess. Nagsalubong ang kilay ni Victoria. Bukod sa hindi niya kaagad nakuha ang huling sinabi nito, naguluhan siya kung bakit at para saan ang paghingi ito ng tawad sa kanya. Tungkol sa kung paano nalaman ni Noah ang marriage contract natin. Kasalanan ko. Ako ang dahilan. Umawang ang bibig ni Victoria. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang ilalabas niya. Nagulat siya. Naguluhan at nalungkot dahil bigla niyang naalala yung araw na pinagbintangan siya ni Fabian na siya ang nagsabi kay Noah nang tungkol sa kontrata nila. Paanong nangyari? Aksidente, ani ni Fabian. Hindi ko alam na may nakaipit na isang kopya ng kontrata natin sa folder na naglalaman ng tutoring contract na inabot ko sa kanya. I'm sorry kung sinisi ko kaagad sa'yo, ngumiti si Victoria. Ayos lang, ang mahalaga, alam na natin dalawang totoo ngayon. Saka hindi si Noah yung klase ng tao na pinagsasabing sekretong gaya nito. Mapagkakatiwalaan natin siya. Pero kung hindi mo talaga siya kayang pagtiwalaan, Fabian, kahit ako na lang. Isang simpleng tango na lang isinagot ni Fabian dahil hindi pa rin ganun kabuong tiwala niya sa lalaking iyon. Sa amin bang dalawa, kanino ka may mas pinagkakatiwalaan? Hindi alam ni Fabian kung saan ang galing yung tanong na yun, pero paninindigan na niya. Pareho kayong malapit sa akin, pero ikaw pa rin ang asawa ko, ani Victoria. Kahit na sa papelan tayo kasal. Walang ibang intensyon si Victoria sa sinabi niya, pero may kung anong bigat na naramdaman si Fabian dahil sa katotohanan ito. Paano kung... Ma'am, sir, okay na po, pwede na po kayong bumaba. Kapwa sila napatingin sa pinanggalingan ng boses na yun at doon lang nila napagtantong nasa ibaba na sila. Naunang bumaba si Fabian at sinundan naman siya ni Victoria na nagtataka sa kung anong balak sabihin ni Fabian sa kanya na hindi natuloy. Hanggang sa sila'y makauwi sa mansyon, palaisipan pa rin sa kanya yun. Nakapasok na sila sa gate at nakababa na rin sila ng kotse. Tahimik silang naglalakad patungo sa loob ng mansyon hanggang sa hindi na nakatiis pa si Victoria. Hinawakan ni Victoria ang likurang bahagi ng suot na polo ni Fabian dahilan kaya natigil ito sa paglalakad. Ano pala yung sasabihin mo kanina? Yung hindi mo natuloy? Lumingon si Fabian kay Victoria. Seryosong mukha subalit merong nagaganap na gyara sa loob ng isip niya. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito, pero alam niyang si Victoria ang dahilan nito. Tungkol sa kontrata,
panimula ni Fabian. Napalunok siya ng malalim habang diretso ang mata nakatitig sa asawa. Paano kung... Toria? Sa ikalawang pagkakataon, may sumingit na namang boses na naging dahilan para hindi na naman matuloy ni Fabian ang balak niyang sabihin. Sabay silang lumingon sa pinanggalingan ng boses na yon at halos huminto ang mundo ni Victoria na makita ang dalawang pamilyar na mukha na nakatayo kasama ni Sara, ang kanyang lola at lolo. Sa ilang taong pagtatrabaho ni Sara sa mansyon bilang kasambahay, ngayon lang siya kinabahan ng sobra dahil sa hindi inaasahang bisita. Ramdam niyang nerbyo sa buong katawan niya, lalo na nung dumating ang mag-asawa ng walang kamalay-malay sa bisita naghihintay sa kanila. Kitang-kita sa mga mata ni Victoria ang takot at kaba nang makitang lolo at lola niyang nakatayo mismo sa harap nila. Dahan-dahan siya napabitaw sa laylay ng damit ni Fabian na maskito. Hindi rin alam ang reaksyon na dapat ilabas nang makita ang dalawang pamilyar na mukha. Hindi mo ba yayakapin ang lola at lolo mo? Sa wakas ay nabasag ang nakakabingi segundong katahimikan nang magsalita si Manang Lusing. Doon lang tila natauhan si Victoria at mabilis na lumapit sa lolo at lola niya upang salubungin ito ng yakap. Lola, sobrang namiss ko po kayo! Ani Victoria, matapos magmano at yumakap dito. Sinunod niyang lolo niyang mayroon ng bakal na tungkod na gamit ngayon na hindi nila kayang bilhin noon. Lolo, kayo rin po sobrang namiss ko. Kamusta na pong lagay niyo? Bakit naman po hindi kayo nagsabi na pupunta kayo dito sa syudad? Nabigla po ako. Gusto ka namin sorpresahin na po. Saka nabanggit ko na sa'yo dati na dadalaw kami dito, hindi ba? Hindi ko lang talaga binanggit kung kailan dahil sorpresa nga. Tugon ng Lola Emilia sa kaibinaling ang tingin kay Fabian na pinagmamasdan sila. Ay, magandang gabi ho sa inyo, sir. Pasensya na sa abala sa inyo ngayon. Kami ho pala ang magulang ni Victoria. Ako ho si Imelit, ang kasama ko yung aking asawa na si Mario. Ah, magandang gabi rin ho sa inyo. Ako po si Fabian. Bati pabalik ni Fabian saka hiningi ang kanang kamay nito para magmano. Ganun rin ang ginawa nito kay Lolo Mario. Nagkatinginan ng mga kasambahay na animo ngayon lang ito ginawa ng kanilang amo. Nakakabigla ngunit masarap sa mata. Kaawaan ka ng Diyos! Nakangiting wika ng dalawang matanda matapos magmano sa kanila ni Fabian. Tumikim si Victoria na kabado pa rin hanggang ngayon. Hindi niya napaghanda ng bagay nito dahil hindi naman niya inaasahan na magiging ganito kaaga ang pagpunta ng kanyang lolo at lola sa syudad. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahil literal na sorpresa talaga siya. Ah, kanina pa ho ba kayo nandito, Lola? Tanong ni Victoria. Naku, oo, kanina pa kaming hapon nakarating sa syudad. Pero ngayong gabi lang namin matuntun itong bahay niyo. Napakaraming subdivision sa lugar na ito. Kaya halos maganda ligaw-ligaw kami sa paghahanap. Mabuti na lang at may service kami papunta rito. Anito. Salamat sa kapitan ng barangay natin dahil pumayag sila na ipahatid kami dito ng lolo mo gamit yung barangay patrol nila. Ewan ko ba kung anong nakain ng kapitan natin na tila naputulan na nasungay. Dati naman hindi ganun yun. Nito lang bumait ng magandang bagay na rin naman. Hindi na ito maramot. Hindi alam ni Victoria kung anong dapat niyang reaksyon. Pero pasimple siyang limingon sa gawin ni Fabian na sakto ring napatingin sa kanya. Alam nilang parehong posibleng dahilan ng yun at yun ay walang iba kung hindi si Lolo Alfonso na hanggang ngayon ay nasa bakasyon. Kamusta ka naman dito, apo? Saan ka ba nang galing at ginabi ka? Napalingon si Victoria sa kanyang lolo at dahil sa tanong nito, hindi siya makatingin ng diretso kaya nagunwari siyang may hinampas na lamok sa binti niya. Ah, ano po? Diyan lang po. Sisinamahan ko po si Sir Fabian. Kinagat ni Victoria ang dila niya dahil sa pautal-utal niyang pagsasalita. Hindi malabong mahalata nila na kinakabahan siya, kaya dinugtungan niyang sinabi niya saka inilahad ang kanang kamay patungo kay Fabian. Ah, ito po palang amo namin. Mabait po siya, Lolo. Lola? Siya po si Sir Fabian. Ngumiti ang Lola Emilia habang gumuhit naman ang pagtataka sa mukha ng Lolo Mario. Oo, nakilala na namin siya, Toria. Nagpakilala ng amo mo kanina sa amin. Isa uling nakakailang at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Maski ang mga kasambahay na nasa isang gilid ay ramdamang hiya ni Victoria, lalong-lalo na si Sara na napatakip na lang ng bibig. Habang si Manang Lusing ay napailing na lang dahil napatunayan niyang hindi talaga kayang tagalan ni Victoria ang mga sitwasyong kagaya nito. Hoy, Toria, ano ka ba naman? Umayos ka nga dyan.
Kumalma ka, okay? Mahalata talaga nila may tinatago ka sa kanila kung hindi ka maayos. Pangaral ni Sarah kay Victoria na ngayon ay nagpapalit ng uniforme pang kasambahay. Hinubad na rin niyang singsing na suot na ipinatago muna niya kay Sarah. Kasi naman, hindi ko talaga inasahan na pupunta sila dito agad-agad. Natataranta ako. Pakiramdam ko lalabas ang puso ko kanina noong makita ko sila lolo at lola. Hinarap ni Victoria si Sarah matapos itali ang apron sa kanyang biwang. Yung picture pala dun sa sala, yung wedding picture namin ni Fabian, baka makita nila. Teka nga, kumalma ka nga sabi, okay? Ayos na, natago ko sila kanina pa. Lahat ng resibo ng kasal niyo ni Sir nakatago na. Ipinato ni Sarah ang pareho niyang kamay sa balikat ni Victoria upang bahagyang alugin. Sandali lang, para saan yun? Pigil ni Victoria na buong lakas pinahinto ang ginagawa sa kanya ni Sarah. Naalog yata ang utak ko. Ginawa ko yan para gumising ka. Kumalma ka kasi. Huwag mong isipin na may tinatago ka sa kanila dahil talagang kakabahan ka. Umakto ka lang na normal kagaya ng lagi mong ginagawa. Paano? Ha? Anong paano? Napakamot si Sarah sa ulo niya. Pati ako na stress, pero ganito na lang ang gawin mo. Isipin mo lang na ito ang first day mo bilang kasambahay dito sa mansyon. Hindi mo kailangan umarte dahil mahirap yun. Chill ka lang, gumawa ka ng gawaing bahay. Dumikit ka na lang sa akin kapag may uuto si Manang Lusing. Saka ang pinaka-importante dito, kausapin mo si Sir Fabian bilang amo't hindi asawa mo. Basta yung dati lang ba? Napabugas si Victoria sa hangin at muling humarap sa salamin. Hindi niya alam kung hanggang kailan dito ang lolo at lola niya. Pero lahat gagawin niya para hindi nila malaman ang totoong relasyon nila ni Fabian. Oo nga't masaya siyang narito sila. Pero mas pinangungunahan siya ng kaba dahil sa sekreto niya. Alam niyang hindi niya magagawang kausapin ng lolo at lola niya nang walang daga sa dibdib niya na sana'y huwag maging rason para madulas siya. Samantala, masakit ng panga ni Fabian sa kakangiti sa harap ng dalawang matanda na nakikipagkwentuhan sa kanya habang sila'y nasa hapagkainan upang makapaghapunan. Mabait na bata yang si Victoria, sir. Magalang at napakasipag din. Lahat ng gawaing bahay alam niya. At alam niyo ba kung anong paborito nitong gawin sa bahay? Pagkukwento ni Lola Emilia. Nagkibit balikat si Fabian. Hindi sigurado sa isasagot niya pero tinuloy niya pa rin. Sa pagluluto, nagkatinginan ng mag-asawa hanggang sa tumawa si Lola Emilia. Ay naku, tumpak kayo, sir. Sumalubong ang kilay ni Fabian. Tumpak? Ibig pong sabihin nun ay tama kayo sa hula niyo. Ani Victoria sa kabinaba sa mesa ang dalang kakanin ng kanyang lola at lolo. Sir, tikman niyo po itong kakanin. Masarap po siya, lalo na't luto ni Lola. Hindi po kayo magsisisi. Hindi agad nakakibo si Fabian dahil iba na sa pakaramdam na tawagin siyang sir ng kanyang asawa. Sure, mamaya kapag tapos ng dinner. Sige po. Tumalikod na si Victoria at nakahanda na sanang bumalik sa kusina nang tawagin siya ni Fabian. Victoria, sumabay ka na dito sa amin mag-dinner. Pakitawag mo na rin ang iba. Ani Fabian na siyang kinabigla ni Victoria. Hindi niya alam kung magandang balita ba ito sa kanya dahil makakasama lang naman niya sa isang mesa ang kanyang lolo at lola na walang kamalayan sa nararamdaman niya ngayon. Ginawa niyang inutos ni Fabian, tinawagan niyang apat na kasambahay at ang nag-iisang driver nito na magtungo sa dining area upang magsabay-sabay silang kumain ng hapunan. Lahat ay nagtataka, subalit minsan lamang itong mangyayari kaya't sinulit na nila. Ang dating mahabang mesa na madalas isa hanggang tatlong tao lamang ang laman, ngayon ay okupadong lahat ng upuan. Naninibago si Fabian, subalit na makita ang galak sa mukha ng bawat taong kasama niya sa mesa. Kahit papaano'y may tuwa sa loob niya. Napuno ng kwentuhan ang mesa na pinangunahan ng lola ni Victoria. Natila hindi naubusan ng kwento dahil sa dami ng baon nito. Ang masungit at istriktong si Manang Lusing ay tila nakahanap ng kaibigan dahil nagkasundo kaagad ang dalawa. Habang ang lolo naman ni Victoria ay kausapan driver na si Manong Cesar na laking probinsya rin kaya ang dami rin nila na pagkwentuhan. Pasimpleng tumingin si Victoria kay Fabian na halos katabi lang niya dahil nasa dulo ito ng mesa habang siya ay nasa kanang bahagi at kaharap ang lola niyang nasa kaliwang bahagi ni Fabian. Maingat niyang kinuwang atensyon nito upang siya ay makahingi ng tawad. Sorry, walang boses na wika ni Victoria pero nakuha naman na Fabian ang pinararating niya. Tumango lang ito na para bang sinasabing ayos lang ang lahat? Napabugan na lamang si Victoria sa hangin.
Ah, siya nga pala. Maitanong ko lang sa inyo, sir. Kayo ho ba'y may asawa na? Tila dumagundong ang mundo ni Victoria sa tanong ng kanyang lola. Kay Fabian halata na bigla rin sa narinig. Madaldal at matanong talaga ang kanyang lola Emilia, pero ni minsan, hindi niya akalain ang simpleng tanong ay magiging dahilan para siya'y manlamig. Pagpawisan ng mainit at kumabog na sobrang lakas ang dibdib. Lola, ano ho ba? Ano ho ba yung tinatanong niyo kay sir? Pinilit na kumalma ni Victoria pero halatang halata sa boses niya ang kaba. Sumimple siya ng topic sa ilalim ng lamesa kay Sarah na nasa kaliwa niya para sana humingi ng tulong pero sumagot na si Fabian. Wala po akong asawa. Anito na nagpakalma sa nagwawalang puso ni Victoria. Ang mga kasambahay sa mesa ay walang kibo. Pati na rin si Manong Cesar nagtatakaman, pinil nitong manahimik na lang. Tama, wala pa hong asawang amo namin. Pihikan po kasi siya sa babae. Pabirong gatong ni Victoria na pinilit tumawa at dahil sa kaba hindi na niya magawang makapag-isip ng tuwid. Ah, Sir Fabian, subukan niyo na pong kainin yung dala nila Lola. Masarap po talaga siya, lalo na yung pinakaibabaw, dahil may yema po siya. Gamit ang tinidor, tumusok na isang hiwa si Victoria. Nang kakanin sa kahumarap kay Fabian na sa halip na sa pinggan nito ilagay, itinapat ito ni Victoria sa bibig upang isubo. Lahat ay natigilan at tila ba huminto ang oras sa hapagkainan. Walang nagtatangkang magsalita o gumalaw. Lahat ng atensyon ay nasa dalawang tao na hindi maipintang itsura, lalong-lalo na si Victoria, na bago pa man maisalbang sitwasyong ginawa niya, tuluyan itong tinapos na isang bagong dating pang bisita. Wow! Ang sweet naman na mag-asawa! Nakangiting komento ni Julio na kapapasok lang sa loob ng mansyon. At walang kamalay-malay ng simpleng komento niya ay maaaring magdulot ng peligro. Ah, hindi naman masyado. Sakto lang. Sa kabila ng katahimikan na bumalot sa hapagkainan, muling isinalba ni Manang Lusing ang sitwasyon ni Victoria. Patago niyang tinapik ang kamay ni Manong Cesar na nasa tabi niya at mababakas ditong pagtataka ngunit na makita ang tila ng usap na mata ni Victoria na nakatingin sa gawin nila. Sumabay na lang siya sa agos kahit na naguguluhan din siya. Ah, nakita niyo pala kami? Hindi ko akalaing matalas ang mga mata niyon, Sir Julio. Nani Manong Cesar sa kainangat ang kamay nila ni Manang Lusing upang agawin ang atensyon ng lolo at lola ni Victoria. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero hinihiling niya na sana hindi ito makarating sa kanyang asawa dahil pamilyado na siya. Ha? Kunot ang noon na natatawang tanong ni Julio saka muling ibinaling ang tingin kay Victoria at Fabian na sumisen niya sa kanyang makisabay na lang. Teka, ano bang? Sir Julio, may package po palang dumating sa inyo kaninang hapon. Tumayo si Sarah saka lumapit sa kanya at may binulong. Sir, makisama na lang po kayo ngayon. Nakasalalay pong buhay ni Victoria dito. Ha? Ang muli salitang lumabas sa bibig ni Julio. Lalo siyang naguguluhan sa nangyayari sa paligid niya. Did I miss something? Yes, sir. I miss you too. At tagumpay na naagaw ni Sarah ang atensyon ng lahat dahil sa kanyang malayong tugon sa tinanong ni Julio. Ramdam niya sa buong katawan niyang hiya, kaya sinulit na niya. Nandun po yung package niyo sa kwarto niyo. Samahan ko na po kayo. Hindi na pinagsalita pa ni Sarah si Julio dahil dali-dali niya itong hinatak paalis ng dining area at ipinagdasal na sana tagumpay niyang nailigtas si Victoria gamit ang pamamahiyarin niya sa sarili niya. Ang laki ng kwarto, kasing laki yata ito ng bahay natin sa probinsya, Toria. Namamanghang wika ni Lola Emilia nang makapasok sila sa guest room na tutuluyan nila ngayong gabi. Tama nga sinabi mo, malapalasyo nga ang bahay na to. Napakalaki para lang sa iisang amo nyo. Wala ba siyang pamilya? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Nasaan ang magulang niya? Talaga bang sarili lang niya itong buong mansyon na ito? Ah, yun po ba? Napakamot si Victoria sa ulo saka inayos ang sapin sa kama. Meron naman po siyang kasama dito sa mansyon, pero nasa ibang bansa po sila ngayon. Ganun ba? Mabuti naman. Mahirap at malungkot kapag mag-isa ka sa buhay, lalo na sa ganito kalaking bahay. Anito sa kanila pita ng asawa niyang kumukuha ng gamot na kailangan itong inumin ngayong gabi. Buong akala ko'y masungit at supladong amo mo, gaya ng kwento mo sa akin noon sa telepono. Hindi naman pala ganun, apo. Mabait at magalang na binata. Bahagyang umiti si Victoria pero hindi pa rin naaalis ang takot sa loob niya dahil sa nangyari kanina. Wala talagang nagagawang tama ang nervyos sa kanya dahil
kamunti ka na niyang mailaglag ang sarili sa balon. Mabuti na lang ay naroon si Sarah, Manang Lusing at Manong Cesar upang isalba siya. Isama na rin yung mga kasambahay na natiling tahimik na malaking tulong rin para pagtakpan siya. Apo, may tatanong lang ako sa iyo at sana magsabi ka sa amin ng totoo. May gusto ka ba sa amo mo? Muli sa pag-aayos niya ng kamang hihigaan ng kanyang lolo't lola, tila tumigil ang tibok ng puso ni Toria nang marinig ang tanong ng Lolo Mario niya. Tumayo si Victoria ng maayos sa kasila ni Lingon. Lolo Mario, sana mo po nang galing ang tanong na yan. Bakit po ganyan ang tanong niyo? Toria, hindi kami pinanganak ng lolo mo kahapon para hindi mahalata ang kilos mo kanina, dagdag ni Lola Emilia, saka siya nilapitan at pinaupo sa gilid ng kama. Siya ba yung tinutukoy mo noon na crush mo? Fabian bang pangalan ng taong nagugustuhan mo? Natahimik si Victoria. Ngumiti naman ang dalawang matanda sa harap niya. Apo, walang mali kung magkagusto ka sa kanya dahil binata pa rin naman siya kagaya na sinabi niya kanina. Huwag kang mahiya sa amin ng Lolo Mario mo dahil dumaan na rin kami sa ganyan. Ani Lola Emilia sa kahinawakan ng kamay ni Victoria. Pero sana huwag mong kalimutan ang lagi naming paalala sa'yo. Huwag magmamadali dahil may tamang oras para sa lahat ng bagay. Tama ang lola mo, saka hindi ka na bata sa paningin namin simula noong lumuwas ka patungo dito sa syudad. Ang dami namin na pagtanto, Toria. Isa na doon ay mabilis mong paglaki na noon lang ay kinakarga ka pa namin pero ito ka na ngayon. Mas matangkad na ng bahagya sa amin ang lola mo. Uwi ka ni Lolo Mario at pasimpleng pinunasan ang luhang nagbabadya sa mata nito. Kaya mo nang magdesisyon at humanap ng mga paraan na makakatulong sa amin. Alam kong mahirap ang sakripisyong ginawa mo, kaya lubos kami nagpapasalamat sa ginawa mo, Apo. Natulala na lamang sa kawalan si Victoria. Pahina ng pahina ang tibok ng puso niya na para bang anumang oras, hihinto ito dahilan para ikamatay niya. Ang daming tanong na tumatakbo sa isip niya. Nahuli na ba siya? Alam na ba nila na nagsisinungaling siya? Batid na ba nilang relasyon nila ni Fabian? Ano po bang ibig niyong sabihin? Nililipat-lipat ni Victoria ang tingin sa lolo't lola niya. Alam niyo na po. Siyempre, alam namin yun ang lolo mo, sagot ng Lola Emilia. Toria, alam namin na nahihirapan kang tumira at makibagay dito sa syudad dahil lumaki ka sa probinsya. Mahirap din para sa amin na kinailangan mong lumuwas para makapaghanap ng trabaho dahil nga mas maraming oportunidad dito kaysa sa atin. Apo, ayos lang sa amin kung ayaw mo na. Pwede ka na sumama sa amin pa uwi bukas. Total yung mga maintenance ng lolo mo ay libre na namin natatanggap mula sa mayor natin. Hindi mo na kailangan magtiis. Lalong nawala ng sasabihin si Victoria. Buong akala niya noong una ay alam na nilang totoong sitwasyon niya kaya nakahinga siya ng maluwag. Pero matapos niyang marinig ang mga sinabi ng lola niya, bumigat na naman ang dibdib niya. Hindi siya maaring umuwi dahil kung gagawin niya yun, ang inaakalang gamot na libreng binibigay sa kanila ay matitigil. Lola, masaya naman po ako dito. Sa una mahirap dahil nakakapanibago. Pero unti-unti nakakaya ko naman. Mababait po mga tao dito kaya huwag po kayong mag-alala sa akin. Ngumiti si Victoria sa mga ito. Maayos pong lagay ko dito at hindi po ako nagsisisi na dito ako napadpad sa mansyong ito. Nagkatinginan ang mag-asawa't mula sa kaninang pag-alala nila. Sumili naman ang kakaibang ngiti sa labi nila. Dahil ba sa amo mo? Napakurap si Victoria. Napalunok at umiwas na lamang ng tingin. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit bigla siyang nahiya, gayong may katotohanan naman ang sinabi nila. Hay naku, ang apo namin dalaga na talaga. Nabigla si Victoria nung kurutin ng lola niya ang tagiliran niya. Sabihin mo nga sa akin, magkasintahan ba kayo ni Fabian? Lola naman, nag-date ba kayo kanina? Hindi kasi ako naniniwala simahan mo lang siya sa kung saan, dahil naging gawain ko rin ng ganyan nung dalaga pa ako para makipagkita sa lolo mo. Saan kayo nagpunta? Wala po. Mali pong iniisip nyo. Yung totoo, apo. Ako ayos lang naman sa akin kung magkaroon ka ng kasintahan. Basta ipakilala mo muna sa amin. Dagdag pa nito. Pero baka magkaroon tayo ng problema sa hinaharap kung ang binatang ito ay mayaman. Hindi naman sa binababa kong sarili natin pero ayoko may umapak sa pagkatao mo. Ayokong dumating ang araw na may susugod sa amin at bibigyan kami ng malaking pera para makipaghiwalay ka. Sus, Mario Josep Emilia, kailangan na narating ang imahinasyon mo.
Masyado ka nang nahihilig sa mga palabas na pinapanood mo sa telebisyon, pagsingit ni Lolo Mario. Basta apo, kung magkakaroon ka ng kasintahan, ipakilala mo muna sa amin. Walang kaso kung malayo agwat ng katayuan natin sa buhay nila. Pero kung mahal ka naman niya at kaya kang ipaglaban, suportado ako sa inyo. Isang simpleng ngiti lang ang tinugon ni Victoria sa payong narinig niya. Merong parte sa kanya na nagalak dahil handa naman pala silang tanggapin ang idea na magkakaroon siya ng kasintahan. Pero ganito rin kaya magiging reaksyon ng lolo't lola niya kung sakaling malaman nila na mayroon na siyang asawa? Napabuga si Victoria sa hangin bago tumayo at harapin ang mga ito. Maraming salamat po sa inyo, pero sa ngayon, kailangan na po nating magpahinga dahil bawal po mapuyat sa inyo. Kung may kailangan po kayo, nandun lang po ako sa kabilang kwarto. Katukin nyo lang po yung pinto doon. Kami lang po ni Sarah nandoon. Laking pasasalamat ni Victoria na hindi na sila nagtangkapang pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig dahil sa totoo lang, nakukonsensya na siya sa pagtatago niya at natatakot siya na baka madulas na naman siya kaya kahit gusto pa niyang makasama sila, ipinagpaliban na niya muna. Lumabas si Victoria ng kwarto na bagsak ang balikat, ngunit halos mapatalon siya sa pwesto niya nang makita si Fabian na nakatayo sa harap niya. Ngumiti siya, ngiting kabado dahil baka narinig ang pinag-uusapan nila sa loob. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Victoria. Mababa kasang kaba sa mukha. Halos kararating lang, tugon ni Fabian subalit ang totoo, narinig niyang ilan sa mga pinag-usapan nila sa loob. Ah, ganun ba? Tumangutango si Victoria. Naghihintay kung may sasabihin ba ang lalaki sa harap niya pero nanatili lang ito nakatingin sa kanya. Fabian, kaya kong gawin, bigyan mo lang ako ng panahon. Ani Fabian saka tumalikod at naglakad paalis na para bang nag-ipon pa ito ng lakas ng loob para lang sabihin ang katagang yun. Ang alin? Takang tanong ni Victoria. Saka lumingon sa paligid niya pero siya lang naman ang taong nasa pasilyo. Napayakap pa siya sa sarili niya. Meron ba siyang ibang kausap bukod sa akin? Diyos ko, may third eye ba si Fabian? Ano kayang mangyayari ngayon kasama ni Victoria ang kanyang lolo at lola sa bahay ng kanyang asawa? Hanggang kailan kaya niya kayang itago na kasal na siya sa kanyang amo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.